Sa Salang Pinoy, intindihin aralin isa buhay ang financial literacy na magpapaunlad sa kalagayang pananalapi. Salapi ng Pinoy, dito sa Salang Pinoy. Aba, kung hawak mo nga naman itong asong ito na ang halaga ay naibuko na sa akin kanina, kalating milyon pala to. Aba, kailangan mo ng pet insurance. Ayan. Oh, Armand Bengco in the house. Armand. Yes, magandang araw at very happy to be back here. Oh. Siyempre sa Entrepinoy Revolution. Alam mo, natouch ka dun sa sapatos. Oo, oh, muntik akong, kasi mahilig ako sa sapatos. Tapos isang araw lang, pinagdidiskusyon na namin yung tungkol sa sapatos. Oo. Kaya hindi nga ako nakatingin dito sa stage nung naririnig ko lang. Kaya napatayo ako bigla nung your indirect call. Alright. Ganyan talaga si Dr. Carl. Oo, kalain mo may isang tao ngayon na masayang babalik sa Oriental Mindorong, naglalakad ng pantay, yes, at makakapagsapatos muli. Yan. Yes, yes. Armand, pet insurance. Yes. Ito ba kailangan yung ibang tao walang insurance, yung pet pa meron? Paano? Yung insurance in general, basta merong potential financial loss na pwedeng mangyari sa isang individual, covered ng insurance coverage kailangan. Katulad niyan, mayroon mo kalahating milyon, mas mahal pa sa second-hand sasakyan. Second-hand sasakyan. Oh. Lalo na yung isa pa, hindi nasabi on air kung magkano, no? Oh. Pero just like relationships, syempre walang halaga doon sa mawawala yung mahal mo sa buhay. Correct. O mahal mong alaga. In fact, dito sa Pilipinas, sa aking pagsasaliksik, 2019 pa lang nag-umpisa yung pet insurance. Pero meron na? Meron na. Okay. Mga 5-6 na kumpanya, insurance companies, ang nag-aalok niyan, pet insurance. Ang una nilang na-cover yung kapag may aksidente. Mm-hmm. Kung merong pangyayari na aksidente, napilayan yung mahal mong alaga at mamahaling alaga mo, hanggang 100,000 pesos. Nakakakuha ka? Nakakakuha ka. Okay. Yung iba, parang tao rin. Katulad ng binanggit kanina, may sementeryo pa pala yan, ano? Oo. O may burial assistance pa, hanggang mga 10,000. May cremation pa eh. Meron pa ka daw cremation. At yung isa na tingko talaga napakahalagang klase ng insurance na may kinalaman sa mga alaga natin, yung third party. Mm-hmm. Yung kumbaga may nakagatsa o may nasirang property, tinalunan, nabundol niya, may nasira at merong halaga yon, meron kang coverage hanggang 100,000 din. Or yung isa na yung may-ari naman yung amo, ang na-aksidente, nakagat o nakalmot, meron ding owner's liability insurance. Na hindi naman natin cover. Sinasabi po na maging prioridad ng mga Pilipino ang pet insurance or ang pet. Kung talagang hindi kaya, bakit nga ba? Pero hindi naman kailangan maging mayaman para maging mapagmahal ka sa isang pet. Yes. Lalong-lalo na paalala ko po sa lahat, lalo yung may mga edad, yung po mga senior citizen, yung mga mag-isa na sa buhay, malaking tulong po na meron silang maaalagaan. Yeah. At hindi naman po lahat ng aso ay kasing mahal itong hawak ko. Ano ho? Meron namang mga aspin na sabi nga natin, kung aalagaan mo, pusa, na mamahalin mo, mamahalin ka rin pabalik. Alam nyo, hindi naman po payamanan ang usapan dito eh. Right. Mahalaga dito yung decision mo kung anong yayakapin mo sa pamumuhay mo para maging mas maligaya ka at mas maging, alam mo yun, matupad mo yung mga pangarap mo. Ngayon, itong insurance na pinag-uusapan natin, actually may lesson tayong tinuturo, Arman eh. Yung pagtingin sa risk. Yes, I think more than the pet insurance is our perspective ng risk. Correct. Ako correct. May nagsabi sa akin, dapat i-insure ko yung lalamunan ko. Yes, yes, yung dahil sa boses. Kasi ito ang hanap buhay ko eh. Yes, di ba, yes. Nagle-lecture ako, paano kung biglang namalat ako? Correct. Si Tina Turner, di ba, naka-insure yung legs right. Yung iba, yung mga alahas, yung mga bahay, naka-insure. Basta merong potential great financial loss na may experience mo, pwede mong i-cover. Pero hindi sa ino-oversell natin yung pet insurance. Mm-hmm. Alam mo, maliit na halaga lang kumpara sa regular na ginagastos. 2,000, pinakamahal na 5,000 kada taon yung insurance para sa mga alaga natin. Oh, actually, meron akong naging desisyon noong isang araw kasi may nakausap ako isang insurance agent. Nasabi niya, Carl, bakit yung mga estudyante mo, kasi nagta-travel pag nagre-review, dapat i-insure mo sila. Yeah. Alam niyo po mga kasama, sa halagang 50 pesos, yes. Naka-insure pala yung mga estudyante ko ng hanggang 30-40 mil bawat right. isa.
Kaya nga sa minarapat ko, nakausapin ng aking mancom at sinabi ko na maliit palang halaga, ibigay na natin. Yes. Para sa ganun, may kapanatagan naman yung nagre-review, yung pamilya na nag-travel sila ng mga isang oras, papunta correct, sa lecture, correct. At saka pabalik-balik yan. Yeah. Taka wala pa naman masyadong kinikita kasi yes. nagre-review. Malaking bagay talaga po ang insurance. Ano? Yan kasing sa insurance na yan, you will only appreciate it when it is there. Mm. It's something that we pay for that we don't want to use. Oo. Binayaran mo na ayaw mong gamitin. Yes. Pero ang mahalaga, kung darating man yung panahong yon, meron ka namang bubunutin. Correct. Merong paghahanda. At saka sa mga empleyado, baka po gusto ninyong kunan ng insurance ang inyong mga empleyado, ha? Yes. Kasi lalo na ngayon sa panahon na anybody can just get sick. Yes, yes. At napatunayan na ng pandemya kung gaano kahalagang kalusugan, aba, eh baka po gusto ninyong tignan ang kalagayang pangkalusugan ng inyong mga tao. Lalong-lalo na sa larangan ng insurance. Yes. Oh. Matahimtim siyang nakikinig, oh. Nakikinig. Sabi niya, galing, insured ba ako? Tinatanong niya, ako kaya may insurance? Sigurado ako meron ka. Yung ganda mong yan, eh, di ba? Yeah. Ayun, Armand, thank you for giving light. Hindi lang sa pet insurance, kundi yung konsepto talaga ng protection. Ng protection. Yun naman talaga ang lagi nating mensahe. Sa next week, anong pag-uusapan natin? Mas malalim na nagagamit natin sa pang-araw-araw. Na budget natin o yung paggamit natin ng maliit, sapat o kulang na pera. Yun. At meron daw may nagre-request, ha? Dapat daw pag-usapan na natin dito yung cryptocurrency. Oh, sure. Sabing ganon. May mga ganon ang usapan. Ganyan na katatalino ang ating mga viewers, ha? Kaya nga po, thank you very much, Armand Bengco, for being with us all the time. At syempre, ikaw may bahagi na talaga ng Entrepreneur Revolution bilang aming financial advisor. Ito po ang inyong ka-entrepinoy, Dr. Carl Balita, para sa minamahal kong Pilipinas. Have a wonderful weekend, entrepinoys, and congratulations once again sa SMNI on its 17th anniversary. God bless you more, SMNI.